trabaho ka lang. Hindi mo kailangan maging loyal sa akin. Wala akong pakialam kung loyal ka sa akin or hindi. Nagtatrabaho ka ba ng maayos? Kasi magtrabaho ka ng maayos, magiging reflection din yan ng mayor eh. Pero hindi ko kailangan ng political loyalty. Wala. Pag-campaign, hindi sila, wala akong hinihingi sa kanila. Mm-hmm. Mayor, oh. May love life po ba kayo? Yan na naman yung tanong natin, paulit-ulit na. Hindi man ako komportable, minsan, di ba, nakikiusap ako hindi sa inyo. Hindi mo naman kami mapipigilan, sorry. Eh. Bukod doon sa mga ginagawa mong agenda, Mayor, syempre meron na namang hindi planado, mga unexpected ang City Hall naman natin ngayon. Hindi maganda yung sitwasyon ng City Hall. Mayor, ikaw ay nanalo bilang mayor ng 2019, no? Mayor ka pa rin po ba namin sa 2025? Anyway, kaya naman tayo nandito para gawin ang imposible. Mga ka-vlog ng Pasig, mga subscribers ng Luigi Vlogs at mga kapwa ko Pasigenyo, magandang araw sa inyo, no? Ngayon, ang mga kapanayam natin ay isang special na tao. Hinahangaan ng karamihan, mapabata, matanda, hindi lang sa kanyang looks, kundi sa mabuti, makabagong paraan ng pamamahala dito sa aming lungsod Pasig. Walang iba, kundi si Mayor Vico Soto. Alright, thank you. Mayor, maraming salamat. Hello sa mga viewers ni Luigi. Ayan, unang-una, Mayor, kamusta po kayo? Mabuti naman. Ayan. So, again, maraming salamat sa iyong time, no? At alam ko, very busy ka kahit weekend ay mayroon ka mga engagements. Okay lang. Thank you sa pag-invite sa akin. At alam mo naman, napapayag mo ako dahil ito ang kasama nito sa farewell tour. Grabe! Farewell tour! Ayan, so Mayor, no, simulan na natin ang tanong. So, ang tanong ko sa'yo, maaring life, career at professional ano mo, no, life mo. Okay, Mayor, ikaw ay nanalo bilang mayor noong 2019. No? So, paano nito binago ang buhay mo? Alam mo, noong 2019, medyo hindi ka pa naman ganun ka-popular, no? Pero ngayon, all eyes on you. So, paano nito binago yung buhay niyo? Well, as much as possible, ayoko siyang isipin. Mm-hmm. Pero, hindi ko naman maitatanggi din. Maraming nagbago. Diba dati, pwede akong lumabas kahit mag-isa na. Okay, wala naman nakakapansin sa akin. Kahit nung nanalo na ako bilang mayor, pupunta pa ako ng ano, kahit mag-isa lang, umiikot ako. Ako lang naman nagmamaneho o naglalakad ako sa labas. So, ngayon, hindi na masyado. Pero bukod dun, wala naman masyadong nagbago. Siyempre ngayon, more trabaho talaga yung focus. Ano, 4 years. 4 years, ang bilis lang. Ano? At ikaw, isa ka sa mga nandun, nakasubaybay from 2019. The start. So, 2019. So, so nakita mo naman din, you know, ano yung ginagawa ko araw-araw halos. Ayun. So Mayor, no, maraming interesado ang isang Mayor Vico Soto. Ano ba ang daily routine? Daily routine. Pagising mo. Pag ano? Office day o pag working day, depende talaga eh. Pag kunyari may bagyo o anong sakuna, talagang every 3 hours, nindisiplina ako sarili ko na gumigising ako. Kung pwedeng matulog, 3 hours. So, check ko ano nangyayari. Kaya may cut-off tayo sa pag-declare ng suspension. Hindi naman ako dapat yung gumagawa na nun. May mga guidelines na rin yung DepEd ngayon. Ano. Pero syempre, nagmamonitor ka pa rin. Pag wala naman talagang event na sobrang aga, o pag result day, syempre medyo 7 a.m., 7:30 yun. Pag wala naman at ordinary ano lang, siguro 6, 7, gising ako. Hindi naman nating ano. Nagbe-breakfast ka sa bahay? Hindi naman ako makain eh. Oh? So, minsan hindi rin. Kung ano nakasanayan mo. Ano lang, minsan sa opisina na ako magbe-breakfast. Mm-hmm. So, gising ako. Kung may mga kailangan puntahan bago mag-oplan kayo saan, syempre minsan may mga lamay, kailangan puntahan. Or minsan, diretso na rin sa offline kaayusan. Tapos, afternoon, kung may mga events sa labas, gaya nung inauguration dito, nung nakaraan,
kung anong events meron. Afternoon, punta na ako sa opisina, doon ako nag-schedule ng meeting sa opisina. So usually 10-11 a.m. start ng meeting sa City Hall, sa opisina. Tapos, again, kung may minsan may mga events sa labas, kung may board meeting sa PM, mga ganun. Tapos hanggang... 5, minsan 6 ka na umuwi. Hanggang anong oras ako? tapos ang tulog... Matapos, kasi after office hours, doon naman ako pipirma. Nakaka-dinner ka pa po ba sa bahay? Or pagdating sa bahay, usually, tulog na lang? Pagdating ko sa bahay, hindi na. Kasi kaya ako after office hours pumipirma. Anda, kita mo naman siguro minsan, di ba? Gabundok talaga yung mga papeles sa... Naka-cart na pag sa shopping cart. So, usually one shopping cart darating yan sa afternoon. Minsan dalawa. Minsan hindi pa magkasya sa dalawa. So, laki kasi ng Pasig eh. Pero, well, wala man tayong choice. Ito na yun. So, ang ginagawa ko, after ako ng office hours pumipirma, kasi pag office hours, ang daming nangyayari, hindi ka maka-concentrate din. Minsan may papasok, may magtatanong, may kailangan desisyonan. So, makauwi ako, usually gabi na. So, hindi naman sobrang late. Hindi rin ako nagpapagabi. Minsan may events din sa gabi. Pero hindi ako yung nag-iikot ng 10 p.m., 11 p.m. Dati, ginagawa ko pa yun. Ngayon, hindi na. Tinatry kong hindi man ako makatulog kaagad, natry ko umuwi ng mas maaga. So roughly, ang tulog nyo, Mayor, less than 8 or more? Putol-putol kasi ako matulog. Mm-hmm. Hindi ako, hindi masyadong maganda yung sleep. Tinatry ko nga i-normalize. Kaya nga, tinatry ko 7-8 p.m. Dapat pauwi na ako niyan. Mm-hmm. Tapos, kung kailangan ko gumising ng maaga, wala man problema. Kung 7 a.m. ako kailangan gumising, okay. Kung 5 a.m. kailangan gumising, okay lang din. Pero at least, 10-11, tinatry ko ngayon. Dati kasi natutulog ako alas 2, alas 3 ng madaling araw. Hindi siya healthy eh, di ba? So ngayon, tinatry ko na dapat, bibigyan ko yung sarili ko ng bedtime na dapat by midnight, tulog na ako. Kung kaya mas maaga, good. Pero yun yung ano ko, until. So target ko sana, balang araw, mga 10 p.m. tulog na ako. Yes. Kung iisipin, grabe. Ako, alam mo ako noong 2019, pumasok ang 2020. Sabi ko, grabe naman yung pagbibinyag kay Mayor. Oh. Bilang bagong mayor, sa yung unang panunungkulan. At ngayon, pangalawa, no? Medyo hindi biro yung nasa GOPA mo, no? Hmm. 2019, nanalo ka. First year mo, kung tutusin, official year mo ay 2020, nagka-pandemic. Hmm. Andyan yung challenges mo sa pagbabago ng sistema siyempre, ng City Hall. Siyempre, 2019 kasi mid-year ka papasok. So, hindi mo budget yun. Yes. Hindi mo plano siyempre, yun. Siyempre, lahat ng malalaki. Mm-hmm. Usually, wala na yan. Nag-boost na yan, di ba? Doon mayaman talaga ang Pasig. Ano, may pera ang Pasig. Pero siyempre, hindi naman yan yung basta pwede mo nalang ilabas bigla. May mga prosesong dinadaanan yan. At yun naman talaga, ako, pinaka-proud ako. Doon sa mga pagbabagong pinakilala natin. Pero sa akin, yun yung pinaka-importanting na-accomplish in the first term lalo na. At hanggang ngayon, ano, yun yung pinaka... Kasi kahit sino mayor, kaya magpatayo ng building. Kahit sino mayor, kaya magpagawa ng kalsada. Darating at darating tayo dyan. Eh. Ginawa din naman natin. Pero lahat naman, pag kung may budget, gagawin yan. Yun naman, actually... Yan nga mga favorite ng mga alam mo na eh, di ba? Pero yung mga pinapakilala kasi nating pagbabago reforma sa Pasig, pangmatagalan eh. Yung sabihin, ayusin natin yung sistema ngayon, okay lang, gumulo ng konti, di ba? Ang favorite analogy ko dyan, may bahay ka, luma na yung bahay mo, hindi structurally sound, anong gagawin mo? Mag-renovate ka o magpapatayo ka ng bago. Pero... yung mga unang step na yun, yun yung pinakamagulo. Kasi may gigibain ka, kung magre-renovate ka, maaaring may titibagin ka na part, magbubungkal ka, magulo yun. Maglilipat ka. Ang hirap nun, magulo yun. Pero, kailangan gawin mo kung gusto mo ng mas magandang bahay. Yun yung ginawa natin sa City Hall. At proud akong sabihin, at masaya akong sabihin na kahit ginawa natin yun nung first 3 years, marami pa rin tayong output. Marami pa rin tayong na-accomplish. Na sa totoo, hindi ko ini-expect. Kasi una, nagka-pandemic pa. Yun nga. Pangalawa,
wala naman sa game plan yung pandemic. Wala sa plano. Pero wala nang nakakaalam. Tanggalin natin yung pandemic sa equation. Ang ini-expect ko talaga, 2019, magiging mayor ako, magkakagulo dahil aayusin natin yung mga proseso. May babasagin tayong sindikato sa loob ng City Hall. Ayusin natin yung procurement, ayusin natin yung sa human resources. Ini-expect ko talaga na magkakagulo. Pumasok ako ng July 1, 2019. Pumasok ako, ini-expect ko magkakagulo talaga. Pero sa awa ng Diyos, may mga problema man. Yung gulo o yung problema, hindi tayo naapektuhan ng kagaya nung ini-estimate ko nung una. So, I'm very happy about that. Wala naman may gusto ng gulo eh. But entering in July 1, 2019, handa akong gawin yun. Laban to. Laban to for good governance. Ini-expect ko talaga, first, 3 years, bababa yung approval rating ko. I was prepared for that. Bababa approval rating ko. Pero bahala na kung anong mangyari sa 2022 elections kasi hindi yan yung target ko dito, hindi position. Yung target ko dito is pagbabago na pwedeng ipamana hanggang sa susunod na mga henerasyon, susunod ng mga leaders. That's what you're really aiming for. Kaya nagulat ako, 2022, imbis na bumaba yung approval rating, tumaas pa nga. Mm-hmm. So, it was a pleasant surprise. Siguro, sa awa na rin ng Diyos yun na inalalayan niya tayo. And ngayon, nandito na tayo. Oh, Mayor, isa sa mga gusto kong tanongin, no? Paano yung feeling na pumasok ka sa City Hall? Kasi alam naman ng lahat, hindi ka talaga sabi mong, hindi mo tao yung mga inabutan mo dun eh. I mean, yes. Hindi lahat, no? Karamihan. Paano mo sila kinausap para sa pagtanggap or sa sama-samang pagtatrabaho? Saka, tandaan natin na yung kasama sa, hindi naman campaign promise, pero sabihin natin campaign promise na hindi tayo magtatanggal ng tao, basta nagtatrabaho ng maayos, walang masamang ginagawa, bibigyan ng chance. Kahit may masamang ginawa noon, pagpasok natin 2019, hindi ko na naman alam kung ano yung mga nangyari noon, basta maayos nagtatrabaho, starting ng term na bago, will give you a chance. Yun yung sinabi natin noon eh. And talagang tinayuan natin yun, pinanindigan natin yun na walang tinanggal. Ang sinama ko sa City Hall, actually halos wala. Compared siguro sa ibang... Obvious na diba? May... Diba? Ilan lang talaga dala ko. May iilan. Siguro ang umalis sa... bilang sa kamay. Mm-hmm. Definite. 10,000 nga empleyado natin, diba? Bilang sa kamay yung umalis. So, meron dyan na may loyalties, talagang tali sa dating sistema, kumikita, alam mo na... totoo naman yun. Marami sa kanila, tumigil ka agad. Meron siguro yung iba, nananan siya. Kasi baka, itong si Vico, baka ano lang yan eh. Siyempre, campaign, siguro, ganyan. Pero hindi sila sure. Siguro yung iba, hindi sure kung pag upo ko, kung seryoso ba ako dun. Magiging maayos, baka naman may kickback din yan. Siyempre, magbago. Wala pa naman akong track record nun as mayor. Bago eh. So, kahit ako siguro nasa pwesto nila, tatantsahin ko muna to. Baka naman lip service lang yun. Baka naman sabi niya lang yun nung campaign. Pero pag upo, baka ganun din yun. Pareho lang yan. And yung iba, di ba yun yung sinasabi nung time na yun. But quickly, pinatunayan natin. Seryoso tayo dito. Yung malalaking forms of corruption sa City Hall. I think anyone with knowledge sa operations ng City Hall, they will have to agree. Ayaw man nila o hindi, kailangan nila mag-agree na yung pinakamalalaki in the first 3 months, natigil talaga lahat yan. Ayan, bukod dun sa mga ginagawa mong agenda, Mayor, syempre meron na namang hindi planado, mga unexpected ang City Hall naman natin ngayon. Well, tingin ko blessing in disguise yung findings sa City Hall because this will lead to massive redevelopment sa ating poblasyon. Yung i-redevelop natin, starting with the City Hall building itself in Maine, it will be approximately 8 hectares mula quadrangle a little before hanggang palengke. So, we will be starting this 10-year master plan
Pero simulan natin sa basic, simulan natin sa City Hall. Na kung nakita niyo yung initial plan, siguro medyo nagandahan naman. Grabe, tayo, no? Diba? Parang so, hindi pang karaniwang City Hall. Hindi, ito yung gagawin natin ay City Hall Campus. Campus ibig lang sabihin malaking piraso ng lupa. May naman ibang ibig sabihin. Iba kasi pag nasabi campus parang school yung iniisip daw eh. Pero ano siya, pag kahit sa ibang lugar pag sinabing campus, it's the site, yung lupa. So yung City Hall Campus, i-redevelop natin at may spillover yan sa poblasyon area. At hindi lang City Hall kasi yung tinitingnan natin, pati yung mga kalapit na lugar, halimbawa Vicper sa Malinao. Ang tagal na nating problema yan. So inuunti, binibili ng city government yung lupa, kinakausap natin yung mga tao para ma-upgrade yung pamumuhay nila. So, kasi katabi lang ng City Hall yan eh, di ba? Ang tagal naging problema, dekada ng naka-stagnant. So, yun yung mga, isang example lang yun. Isang example. Ang point ko lang is, yung gagawin natin sa main City Hall building, simula yan ng master plan na mas gaganda ang ating lokal na pamahalaan. Yung mga problema natin sa services because of lack of space or poor planning dun sa space. Kasi dugtong-dugtong yung City Hall eh. Masosolusyonan. It will be a LGU for the future. Kasi pati yung mga provisions sa IT, fiber optic network, etc. Kasama yun, nakabuild in yun sa gagawin natin. At pang-apat, yung mga surrounding areas and the whole city eventually. Mas mag-jumpstart ulit yung lokal na ekonomiya, mabubuhay yung surroundings eh. Tataas yung value ng lupa. So ang dami nitong magiging byproducts. So yes, magiging mahal to. Although wala siya sa initial plan ko nung 2019, nung nakita natin 2021-2022 na teka, may problema talaga yung structural integrity. Biro, no? Na alam na pala nila nung 2019. January 2019, may mga reports na pala. Kaso walang tinurn over sa akin. No? So, di ko naman alam that time. Chismis-chismis lang naririnig ko. Hirap naman magpa-demolish ng City Hall based on chismis. So, kumuha ako ng consultant na mga engineers. Pinag-aralan talaga nila. At yung nakita nga, hindi ganun kaganda. Hindi maganda yung sitwasyon ng City Hall. At yung structural integrity niya. So, yun yung naging start nung pagdesenyo natin nung master plan. Konti idea, Mayor. Ilang years yun? Anong target date? Yung City Hall mismo, lilipat na tayo sa July 2024 ngayon. July, lilipat tayo sa isang temporary City Hall. Barangay Rosario siya. Mm-hmm. Tapos, ang estimated natin is maximum of 2 years. So, July 2026, God willing, ma-inaugurate na natin yung main building. City Hall. So, parang hindi ganito siya, Caruncho Avenue. Uh-oh. So, ngayon, una mo makikita, di ba, quadrangle. Yung kaliwa nun, may open space pa rin doon sa quadrangle na ngayon. Yung left, buong left side niyan, yan yung magiging main City Hall. And yung LGU, base natin, City Hall. Mm-hmm. Yung kanan, yun yung magiging for national government agencies. Pero phase 2 na yun. So, ang unang ipapagawa is the main City Hall building. Sa likod nun will be a cultural center, mga tanghalan, ganun. Baka eventually, basta mga cultural ano natin and tourism. Si Sir Patrick bahala dun. Yung sa kabilang side, sa likod naman ng national government agencies, including the judiciary, RTC, may tarong yung RTC, kailangan na rin ng upgrading eh, di ba? Although, structurally sound pa siya, kaya hindi pa siya yung uunahin. So, yun. Sa likod nun, sports center. So, parang mauurong yung sports center. Eventually, hindi pa muna kasi okay pa naman yung sports center. So, at least, ano lang, kumbaga, step by step lang tayo. Tapos, revolving tower, tapos market, yung commercial area dun sa dulo. So, medyo mag-rearrange, mag-reblocking ng konti. Grid type yung gagawin natin. Tapos, ang pinakamaganda nito, yung gitna. Mula Caruncho Avenue, kitang-kita mo hanggang revolving tower. So, yun yung, ano, magiging maganda to. Pearlized architecture yung tawag nung nag-propose sa kanya. So, let's see. Hindi ko pa masabi kung ilan years yung buo.
ang kaya ko palang sabihin na yung main city hall, target natin is July 2026, makapag-inaugurate na. So, Mayor, sa medyo haba na rin ang panunungkulan nyo, 2 terms na po kayo sa pagiging mayor, no? Saan po kayo, kahit 3 bagay lang po, saan kayo napaproud? Well, yung unang-una, dun sa mga pagbabago. Unang-una, yung paglilinis ng procurement natin. Na, again, ito kasi minsan, pag sinasabi yung mga numbers, alam ko naman yung iba parang skeptical. Parang, laki naman masyado niyan. Pero, totoo eh. Kahit balibalik na rin mo ang mundo, totoo. Na billion-billion talaga yung natitipid natin. Na dating sa kickback lang napupunta. So, yun yung una, pinaka-proud ako dyan. At magtanong ka sa mga 20 years and above sa City Hall, alam na alam nila yan. So, yun yung una. Yung pangalawa, yung pagbabago pa rin, pero pagbabago sa larangan ng HR. Mm-mm. Yung pinaka, anong tamang term, flagship o pinaka na headline. Pinaka na headline dyan yung regularization natin. Nung nagsimula tayo yung 2019, halos wala talagang regular sa City Hall. Yung mga siguro medyo malapit lang, mga ganyan. Konti lang sila. Ngayon, lahat ng 5 years and above sa serbisyo, with some exceptions, may mga iba kasi like special education fund, inaayos pa namin kasi bawal. May mga ganun. Pero karamihan ng 5 years and above, and this year, it will be 3 years and above, permanent na, na-regularize na. So, we give dignity to our employees, we give them security of tenure, kung ano yung pwedeng ibigay na legal at kaya naman ng city, gawin natin. Diba? Gawin natin. Kasama yan sa pagpapataas ng antas ng serbisyo at ng birokrasya ng isang LGU. Pero, kaya ako nabanggit yun kasi yun yung na-headline. Pero sa totoo, isang maliit na part lang yun sa reform natin sa City Hall HR. Ang HR kasi yan yung lifeblood ng isang organisasyon. Private o public, nasa tao yan eh. Kahit anong ganda ng infrastructure mo, kung ang tao hindi okay, hindi magiging okay ang takbo ng isang organisasyon. Pero pag maayos yung tao at maayos yung mga proseso ng HR, everything else will follow. Kasi it's about people. Our work is not about kung anong gamit o anong teknolohiya. Our work is about people. Yan ang laging pinapaalala natin sa lahat. Inayos natin mula recruitment, selection, and placement hanggang rewards and recognition. Ang goal lang naman natin dito is tumaas yung level of service ng city government. Ilayo yung mga empleyado mula sa politika na dati. Every 3 years, nag-iisip sila, di ba? Ngayon, trabaho ka lang. Hindi mo kailangan maging loyal sa akin. Wala akong pakialam kung loyal ka sa akin or hindi. Nagtatrabaho ka ba ng maayos? Kasi magtrabaho ka ng maayos, magiging reflection din yan naman yan ng mayor eh. Pero hindi ko kailangan ng political loyalty. Wala. Pag-campaign, hindi sila, wala akong hinihingi sa kanila. Except yung mga co-term employees ha. Pero ilan lang naman din yun. At kaya nga co-term eh. Pero yung mga regular employees natin, kahit yung mga job order or what, yun yung inalayo natin sila sa politika. Ginagawa natin mas professional. Alam ko malayo pa tayo, but the groundwork has been laid down. Nandiyan na yung groundwork, yung mga basics na ayos na natin. Prime HRM level 2 nga tayo. 4 lang tayo or 5, I think 4 na LGU na nakakamit nun. At tayo ang pinakamalaking government agency sa Pilipinas na nakakamit ng level 2 sa Prime HRM. Google nyo na lang kung ano yun. Speaking of Google, Mayor, yung Facebook page mo, medyo parang significant yun doon sa human resource na sinasabi mo. Yung profile pic mo, parang ano hindi nila alam pero may story ano ba profile pic ko? Yung may kasama po kayong empleyado. Si Manong Rodrigo. Oh. Retired na siya eh. Pero hindi ko na pinalitan. Pero yun yung kasi ang laking bagay sa akin. Mm-hmm. Yung profile pic ko naman na yun, para sa akin yun, di naman para sa ano. But siya, naabutan namin siya for I hope he doesn't mind. 43 years in service. Casual. Mm-hmm.
naabutan niya pa yung ilang daang piso lang ang sweldo. Nakailang mayor siya. I think 7 mayors? 43 years. So parang naging symbol siya nung regularization. Tapos siya yung pinakama, 43 years, di ba? 34 years old ako. Di naman nalalayo yata yung edad natin. So yun, ang laking bagay. But again, gusto ko lang i-emphasize na yung regularization, yun yung pinaka nahe-headline, nag-viral. Pero isang, di naman maliit, pero isang bahagi lang yan dun sa HR reform na ginagawa natin. Ang goal kasi talaga natin dito is kung kailan man matapos yung term ko, whether 2025, 2028, yung may iwan nating city government, mas maayos at hindi na kasing dependent sa mga politiko. Yun yung pinaka-goal talaga natin dito. At mas mahirap maging corrupt, syempre. Yung pamaskong handog naman, sige, since nabanggit mo na yun, na lang yung number 3 ko, though, mahirap kasi mamili, ang dami. Yung pamaskong handog naman, it's more than the, sabi mo nga, symbolic. Yeah. Hindi siya tungkol dun sa bag eh. It's about the style of governance. It's about the principles of governance, of good governance, na pantay-pantay. Pamaskong handog, pinakita natin na posible. At siguro, hindi naman political yung sinasabi ko kasi hindi lang naman sa Pasig ganun eh. Yun yung traditional politics and traditional governance. Na yun nga yung binabangga, binabasag natin. So sa pamaskong handog natin sa Pasig, sabi magbabahay-bahay tayo. 2019, mga October yun or September nung una ko siya na isip ako ng isip, paano gagawin? Siyempre gusto natin may pamaskong handog. Lahat naman ng LGU halos may form na pamaskong handog. One form or another. Sabi ko, paano kaya? Ayoko kasi ng palakasan. Pero kung kunyari, you have 100,000 bags, 800,000 ng ano, or ilan hundred thousand ng pamilya, 300,000 ng pamilya, pasigyan nyo, mamimili ka talaga kasi 100,000 lang eh. So isip ako ng isip, bago magkapaskuhan noong 2019, ano gagawin natin? Ano magiging guidelines? Isip talaga ako ng isip. Tinanong ko lahat ng mga staff, nagtanong ako sa mga ibang department heads, nag-consult ako sa mga, kahit sa ibang LGU, ano mang ginagawa niyo, ganyan. Laging ganun. Either, basta ganun, traditional. So finally, isang araw naisip ko, damihan natin yung bibilhin. Alam ko medyo mahal, but kung magiging symbol ito of good governance, at pantay-pantay na yung pagtingin ng gobyerno sa atin na pantay-pantay, I think it will be worth it. So, dinamihan yung order ng bag ng pamaskong handog. At sabi natin, magbabahay-bahay tayo. Ayun nga, Mayor. Takot na takot wait yung lang, staff natin mayor, yung una. Chismoso rin kasi ako, Mayor. Tinanong mo daw yung, may tinanong ka daw na head or staff na kung kaya, kaya ba natin, ang sagot daw nila negative, Mayor. Pero nagtanong ka, pero ang sinagot mo pa rin, hindi, ibahay-bahay natin. Totoo yan. Hindi ko lang paano mo nalaman yan. Pero totoo yan. Sabi ko sa staff, Mayor's office muna. Magbigyan kaya natin lahat, sabi ko. Magbahay-bahay tayo. Tingin lang sila sa akin kung seryoso ba ako. Paano natin gagawin yun? Ang laki-laki ng Pasig. Ang dami pa nating boundary dispute. May mga relocatees pa tayo. Mayor, parang ano yan? Malabo yan, sabi sa akin. Negative yan. Masyadong mahirap. Ang daming logistics. Ilan sasakyan ang kailangan. Ilan staging areas. Ilan personnel. Tapos ilang di ba, ang hirap eh. Logistically, paano yun? Assuming na kaya natin, ganun karaming bag. So, napaisip din ako. After a while, sabi ko, ano, hindi kaya? Imposible. Ano, kung nga, gagawin natin, anong kailangan? So, ganun naman, nag-pencil pushing din. Itong kakailanganin in terms of sasakyan, tao, mahirap, ano? Sige, gawin natin. Gawin natin. Anyway, kaya naman tayo nandito para gawin ng imposible. Lahat naman ng mula 2016 pa lang, pero lalo na noong 2019, napakarami naman talaga natin ginawa na nung bago natin siya ginawa,
sinabihan tayo, sinabihan ako na imposible yan. Imposibleng manalong bilang mayor na sa Pasig na wala kang pera. Mm. No? Ganto lang gagastusin mo. Ang bata mo pa. Masyado, yung mga ganun. Mm. Lahat naman. Sinabi, binabanggit ko yan ngayon. Yung pagsabi ko niyan, hindi... Ako naniniwala, hindi naman dahil sa galing ko eh. Hindi yan dahil sa akin lang. Pero ako yung nagiging mukha, siyempre. Eh, ako yung nasa posisyon. But this is the product of years of hard work, of pakikipaglaban ng maraming pasigenyo para sa good governance. Nagkataon lang siguro na ano ako, parang sabi ko, what do I have to lose? Yan lagi yung attitude ko. Hindi siya dapat maging tungkol sa posisyon na i-defend mo na kasi teritoryo ko na to. Hindi. So, push lang tayo ng push kung ano yung pwedeng gawin. Yung pamas kong handog, in fairness sa staff ko, kahit nung una, medyo hesitant sila, ginawa natin ang paraan. Nag-design tayo ng maayos na programa. At yung programa na ginamit natin, sa yung unang baba natin ng pamas kong handog noong 2019, nagagamit na rin natin siya sa ibang bagay. We use it to further data-driven governance. Diba na yung paano yung strategy ng pagbaba para lahat, diba, pati yung sa census, yung sa survey, Pasig Pass, other services, nakikita na natin na, uy, okay to. Ito na yung style ng pagbaba sa 30 barangays hanggang sa kaduluduluhan at ng sulok ng Pasig. Medyo mas naging organized din tayo because of that. So nagkaroon siya ng positive byproducts. Ayan, Mayor. Mayor, sabi nga no, sa buhay o sa trabaho, never-ending learning. Sa iyong panunungkulang bilang mayor, ano yung ilang mga bagay na nare-realize mo or natututunan mo? Tama ka, Luigi, yung learning hindi naman natatapos yan. Araw-araw may minsan technical na bagay, minsan life lessons. Pero araw-araw, kaya masasabi ko rin, araw-araw nag-i-improve din ako. At wag lang tayo dumating sa punto na akala natin, ang galing na natin. Eh, pag dumating tayo sa punto na yun, hindi na tayo matututo, hindi na tayo mag-i-improve. At lahat naman tayo, kailangan aminin din natin, lahat tayo ay may blind spots. Diba, pag nagmamaneho ka, may blind spot ka, may part kang hindi nakikita. Sa buhay natin, ganun din yun. So, importante rin na yung mga taong nasa paligid natin, hindi lang sa they will look out for you, kundi kaya nilang sabihin sa'yo, kaya ka nilang pagsabihan, uy, baka hindi mo napapansin to, ha? O baka sumusobra na tayo dito, baka nagkukulang tayo dito. Kailangan yung mga taong nakapaligid sa atin, komportable din na gawin yun. Mayor, speaking of pakikinig sa mga nakapaligid... Kasama sa accountability. Oh, speaking of sa pakikinig sa mga nakapaligid na tao, parang ikaw lang ho yung ayaw, araw-araw, na mayor na bumababa sa kalye through Upland Kaayusan, no? So, meron po ba kayo mga unforgettable experience or ma-share sa amin? Ayoko naman sabihin na ako lang gumagawa kasi baka may iba rin gumagawa. Pero maraming hindi naniniwala. Pag may manakausap akong ibang politiko, ay hindi sila naniniwala. Ha? Araw-araw ka? Ba't mo ginagawa yan? Gusto ko malaman. Gusto ko umigod. Gusto ko malaman kung ano ba nangyayari. Laking bagay din talaga. Pero Mayor, thank you for allowing us na i-cover rin kayo doon. Kasi baka kala kasi ng mga tao, well, no invitations yon, no strings attached. Kami po mga media sa Pasig ang talagang pumupunta doon sa mga binababaan ni Mayor. Kasi siguro yung mga ibang viewers nasanay kasi sa ibang lugar. Huwag na natin pangalanan. Pero sa ibang lugar kasi, siyempre may bit-bit yung politiko, di ba? Pero kayo yung magpapatotoo kasi nung nagsisimula ako, hindi talaga ako komportable na may nakasunod sa akin, ang daming kamerang nakatutok sa akin. Hanggang ngayon, aminin ko sa inyo, hindi ako komportable. Pero pumapayag na ako, parang nasanay na rin ako. Kasi nakita ko, sabi mo nga, lessons, di ba? Isa sa lesson sa akin, yung information dissemination at communication sa tao through this, na hindi lang dapat ako yun. Maraming mga katulong din, kagaya ninyo, na hindi ko dapat isantabi, hindi ko dapat baliwalain. Importante din yung ginagawa ninyo. So, hindi man ako komportable,
Minsan, di ba, nakikiusap ako di sa inyo. Hindi mo naman kami mapipigilan, sorry. Eh, okay lang. Pero di ba, minsan nakikiusap ako sa inyo, baka naman ito, huwag niyo na ako sundan. Alam ko na, ayaw mong susundan ka sa burol. Sa lamay. Kasi nakakahiya sa pamilya, di ba? Naintindihan po namin yan. Naintindihan. May privacy naman kasi yung mga sa akin, tanggap ko naman na hindi niyo na ako binibigyan ng privacy. Tanggap ko yun. Pero syempre, minsan, baka nakakahiya naman na o pag sa loob na ng bahay, di ba? Minsan, inasabihan ko yung mga, uy, huwag niyo naman, kaya may sakit, di ba? Huwag niyo naman kunan na yan. Nakakaano naman, hindi naman natin ginagawa to para sa... Magpa-epa. Kailangan ko talaga kausapin. Ay, alam nga naman, ang pangit naman yun kung naka-live kayo. Uy, tabi muna kayo, di ba? Di ko na naman magawa yun. So, umaga, nakikiusap ako sa inyo din, ha? Balansihin lang. Pero yun nga, balik ako dun sa una kong sinabi na first few months ko, 2019, hindi talaga ako... Pero siguro dahil din sa pandemic, na nakita ko yung talagang importance ng information dissemination. Dun na ako medyo, sige, kahit hindi ako komportable dito na musunod minsan yung vloggers or media, sige, okay lang. Baka importante din pala yan. Hindi rin naman ako regular na kapag-post. Yung social media pages ko mismo. Ikaw mismo yun. Ako yung nagsusulat. Ako yung namimili kung ano ipopost. So minsan, wala din talaga ako. Kunwari this week, bukod sa ilang IG story, parang wala yata akong na-ipost. Sa FB page na sana meron, di ba? Pero kayo kasi, po ang admin mismo nun, no? Ako talaga yung gumagawa nun. Ako nagsusulat. Ako nag-ano. So minsan, wala din akong time. Eh, hindi naman ako din kukuha ng social media manager eh. Kasi pag pangalan ko yun nandun, talagang maano ka, mapili ako. Very ano ako. Baga, nakasulat dun ako nagsabi. So dapat ako talaga nagsabi. So dun ko mas na-appreciate yung presence ninyo. Na nakakatulong kayo na malaman, may mga followers na rin kayo. Or minsan, di ba, pag may mga important ano, kahit hindi nyo followers per se, alam na nila na isa-search nila yung page ninyo. At lalo na yung sa mga pages katulad nung sayo, siguro masasabi ko naman na very objective. Siyempre, mayroon ka pa rin personal biases. Hindi naman mawawala ang personal biases. Minsan, fini-feature mo nga mga kalaban ko. Okay lang yun. Wala. Grabe. Yan naman ang gusto ko sa inyo, Mayor. Wala kayong ganun. Diba? Sinabihan ba kita, mag-feature yan, kalaban. Hindi, walang ganun. Page mo yan eh, kung anong gusto mo. Pero, ang na-appreciate ko sa, hindi lang naman din ikaw, ano? Pero may na-appreciate ko sa ibang weather media or vloggers na fair, patas, objective, mag-cover. Yun naman ang tingin kong importante. Ano? At tingin ko, in the long run, kung ganun kayo, ganun yung style ninyo, hindi yung sobrang bias na talagang pag ginawa ni maybe ko, either sobrang galing lagi or puro criticism. Diba? Pag nandun ka sa extreme, tingin ko eventually yung mga viewers, makikita nila yun eh. Eh, ang gusto ng viewers talaga is objective lang. Pag maganda, maganda. Pag may problema, eh, pwede rin i-cover. Hindi ko naman kayo pinipigilan, di ba? Pag naalala ko nung sa pandemic nun, may mga times na nagkakamali din kami. Minsan may sobrang habang pila or what, kino-cover nyo rin. Eh, okay lang kasi yun yung katotohanan. Okay. Nakatulong din sa information dissemination. It puts pressure on us in a good way na ayusin. So, yung mga bagay na basta yun, objective, di ba? Basta walang ano, minsan yung ano, yung maibanat hindi lang na rin natin papangalanan, pero minsan yung iba eh, pwede rin naman. Wag na. Yung iba, makita mo may survey daw sa isang community. O sa next day pupunta ako. Meron po bang nag-survey dito? Okay lang po, hindi ko tatanungin kung sino pinili niyo. May nag-survey, mga 100 tao 'yun. Wala, magpapatanong ako sa mga residente doon na kaibigan ko talaga. Wala naman talaga nag-survey. Tapos maglalabas sila ng kung anong ranking yun. Halatang halata na hindi naman, kung alam mo yung backstory, alam mong hindi totoo. Pero syempre, hindi ko na rin naman pinapatulan yun bukod sa ngayon. Pero yun yung... Napapag-usapan lang naman. Yeah, napag-usapan lang. Pero hindi maganda. Una, it's dishonest. Pagkisinungaling yun, di ba? Pangalawa, tingin ko in the long term, makikita ng viewers yun. Oo, maano naman rin ng mga tao.
Nakakatuwa nga pag mga nakita mo sa comment section yung mga paliwanag nila. Ay, kasi ganito yan, ganito yan. Ang dami nilang opinion. Pero nire-respeto naman natin as long as... Kasama na yan sa buhay natin ngayon with the age of social media at lahat talagang... Minsan sumusobra din, di ba? Pero at some level, kailangan mong tanggapin na ganun na talaga. Pero may mga pages na bogus rin kasi. May bogus, may troll, may nababayaran. Yun lang yung dangers ng social media. Kaya minsan pag may mga disinformation, ang bilis din kumakalat. Lalo na pag medyo emotional siya. Yun lang yung danger. Kailangan, hopefully, habang mas nagiging aware tayo na may ganun, na meron talagang mga nagmamanipulate behind the scenes, meron talagang gumagastos ng malaking-malaki para i-shape yung opinions natin. Hopefully, habang nare-realize natin yun, kasi medyo bago pa naman talaga ang social media. Nung bata tayo, wala naman eh. Diba? Naabutan natin. Siguro tayo yung mga last tayo na naabutan yung, natin yung transition. Yes. So, nung bago siya, nandun na tayo. High school, college. Naabutan natin yun. So, bago pa siya. Pero tingin ko naman, habang mas nare-realize natin kung ano siya, kung ano yung pwedeng nangyayari sa kanya, yung mga bata na digital natives or what, na pinanganak na may internet na, at baby pa lang ay nagsa-smartphone na, hopefully, sila mas magiging vigilant, mas aware sila sa mga ganito, at mas magiging maayos siguro in the future. Hopefully. Ayan, Mayor, no? Ito, ang tanong ko po sa inyo, kung di po kaya kayo mayor or public official ngayon, ano po kaya kayo or ano ang trabaho ng isang Vico Soto? Government-related work pa rin. Mm. Hindi ko nakikita yung sarili ko na lalayo sa trabaho na related sa gobyerno, sa pag-gobyerno, policy making. Yung isang naging trabaho ko dati, parang NGO type siya pero government monitoring. So, other side of the coin naman. Pwedeng career official, pwedeng, hindi ko alam, pero government-related pa rin. Ayan. So, alam nyo guys, no, sa pag-monitor, pag-subaybay ko rin kay Mayor Vico Soto, ito rin na agad ako kay Mayor Vico. Kasi pag ito ang tanong sa kanya, tignan nyo siya sa screen na. Pag ito ang tanong sa kanya, nag-iiba mukha niya. So ngayon, nakapalang ko na mukha ko. Tatanungin ko sa kanya to. Mayor, may love life po ba kayo? Sa ngayon? Eh, yan na naman yung tanong natin. Paulit-ulit na lang yung wait tanong. Wait lang, tanong lang naman. Yes or no? Eh, ito mo naman yung schedule ko ngayon. Wala talagang oras. Kung may oras man. Unfair naman doon sa magiging ano pa, no? Oh, lalo na pag nagsisimula, ang hirap ng ganun. Mali mo naman may understanding na kahit di kayo nag-uusap. Wala ka sa buhay mo. O sige, last na, what is love? Doon sa ano, what is love? Pag define mo siya, sa'yo lang. What is love sa own words mo lang. Pag nalaman ko, ikukwento ko sa'yo. Pero maganda yung anong libro ba sa Bible? Yung love is patient, love is kind. Amen. Ito, Mayor, maaring personal o career, saan nagagalit o nalulungkot ang isang Vico Soto? Saan nagagalit? Siguro nagagalit at nalulungkot pag may mga nakikita ako sa trabaho na paano ba i-describe? Alam mo yung mga makukulit. Siguro akala nila walang makakapansin. Siguro yung iba talagang nasisilaw lang. Ang hirap din naman siguro talaga na tanggihan pag nandyan na siya. Pero lalo na yung iba na pati ba naman yan? Gagawan nyo ng racket? Pero yun nga eh, kasi talagang sad to say, ano? Pero nasa kultura natin siya eh. Halimbawa, pumunta ka sa Singapore. Punta ka sa Singapore. Huwag na Amerika, Singapore. Maneo ka. Pinara ka ng traffic enforcer. May isip mo ba na maglagay doon? Hindi, kasi alam mo, makukulong ka. Diba? Hindi mo gagawin. Hindi mo nga man, hindi siya papasok sa isip mo. So, ano yung difference? Sobrang bait lang nila? Hindi. Hindi yun. Dahil dito normal siya. Doon hindi siya normal. Dito, katanggap-tanggap siya. Pag nagkwento ka sa akin,
Oo, ako, nagkwento ako sa'yo. Oo nga, nauli ako kanina. Nabuton ko na lang ng 200. Parang di na ako maabala. Baka hindi mo ako i-judge eh. Di ba? Pero dapat dumating tayo sa punto bilang isang lipunan, bilang isang Pilipinas. Dapat dumating tayo sa punto na pag may ganun, dapat ginajudge natin yun. Dapat hindi yun katanggap-tanggap sa atin. Kasi hanggat katanggap-tanggap siya, hirap na kahit anong paglilinis ang gawin natin sa gobyerno. Kahit magkaroon ka ng leader na okay, hindi okay, ganun at ganun pa rin ang mangyayari. Kasi it's a cultural thing. Pero wag rin tayo maging hopeless ha? Kasi lahat naman ng bansa dumadaan. Kahit yung mga developed countries ngayon, dumaan din naman sila sa ganyan. So, part of, pero bilisan naman natin ng konti. San ka naman po natutuwa or sumasaya? San ako natutuwa o sumasaya? Natutuwa ba tayo? Sumasaya ba tayo? Oo naman. Pag may mga katulad mo na napakabait. Salamat. Oh, magpapamerienda. Maraming salamat. Talaga naman nakakatuwa at nakakapagbigay saya yun. Pero siguro yung isa ay pag may mga kasama tayo na yung ika nga, above and beyond the call of duty, na nagmamalasakit, mabalitaan ka na may staff tayo, hindi naman mayaman, no? Pero may tinulungan na kasi naawa. Yung mga ganun, nakakatuwa, lalo na pag nagkukusa. Ayan. Mayor, bago ko i-end tong tanungan, no? Mayor ka pa rin po ba namin sa 2025? Kayo naman ang mamimili. Isang boto lang naman ako. Kayo magsabi sa akin. Pero syempre, plano nyo pong tapusin yung term nyo na 3 terms. Kayo nga ang bahala. Kayo magde-decision. Sige po, magti-3 terms po kayo. Yun ang decision. Ang problema, wala ka naman dito. Paano ka? Uwi na lang ako. Lahat ng mga nanonood, lalo na syempre sa mga kapwa ko, Pasigenyo. Pero sa lahat po, maraming salamat sa mga sumusuporta, sa mga tumutulong, whether physically or online, alagang ang laking bagay. Lalo na medyo mabigat talaga yung laban natin para sa pagpapakilala ng mga pagbabago sa lokal na pamahalan. Hindi biro yung mga ginagawa natin. Kaya ang laking bagay talaga ng suporta at ng tulong ninyo. Sana hindi po kayo magsawa. Ayan, maraming salamat, Mayor Vico Soto, sa iyong time. Favorite cartoon character? Favorite cartoon character? Siguro depende kung anong araw mo tanungin, magbabago yung sagot ko. Ba't na naman? Pero nung childhood, no? Opo. Kasi kung ngayon, sagot na dyan, mga Rick and Morty na eh, di ba? Medyo, pero siguro nung bata ako...